Matapos nga po, nadaanan ng bagyong Shoni ang hilagang bahagi ng bansa kahapon. Atin naman kumustahin ngayon ang ating mga kababayan sa Batanes. Makakausap po natin si Governor Marilu Cayco. Magandang umaga po, Governor. Opo, Governor, can you hear me? Opo, opo. Okay, okay naman po. Narinig ko po kayo at agrati. Opo. Governor, ang Batanes nga po naging sentro ng bagyong Shoni. Pero kumusta na po ang sitwasyon ngayon dyan? Kumusta po ang weather ngayon dyan, Governor? Ma'am, ganda po ang panahon dito ng araw po at wala na akong masyadong malakas sa amin. At sa mga bangka po napakunta sa ibang mga isla namin dito ay nakalayag na po sila. Maganda na po ang dagat sa ngayon po. Opo, Governor, gaano po kalaki yung naging pinsala o impact ng bagyong Shoni sa inyong lalawigan? May mga residente po ba na naapektuhan ng bagyo? Sa kabutihan po ay wala pong mga naapektuhan ng mga aking mga constituents. Wala pong nasira ng mga bahay, kalsada, layo infrastruktura. Ang aming water, electric at komunikasyon ay wala rin pong pinsala, pero mayroon po kami pinsala sa agrikultura. Ang isang damit sa agriculture, ang typhoon Shoni dito ay mga 4.9 million po. Mm-hmm. So, Governor, paano niyo po ba yung ginawang paghahanda bago pa man po dumating si Bagyong Shoni na para po masiguro natin na ligtas ang ating mga kababayan? Kasi sabi po ng DOST, hindi lamang po si Shoni ang papasok sa bansang sama ng panahon. Alam niyo naman po, ma'am, sa amin dito sa Batanes ay laigrangoy ng bagyo. So, bilang paghahanda, agad pong pinulong ang aking Disaster Risk Reduction and Management Council at minobilize po ang lahat ng concerned agencies po. Sila ay 24 hours na nakaantabay, maging ang aming PDRM office at aking opisina ay nanatiling nakaantabay 24 hours upang bantayan ang paggalaw ng bagyo ito. Bantay na bantay po namin ito dahil ito yung kauna-unahang bagyo na pumunta sa amin dito sa Batanes. So, nabantay namin. At ang mga tao po, automatic po, hindi mo sasabihin, sila po ay nagtatali ka sa nilang mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials. At sila po ay naglalagay po ng shirt. At umikot ako the day before na dumaan sa amin si Typhoon Shoni. Para siguro sando ko na talagang natali ang mga bahay ho nila. Natutuwa naman ako at halos lahat ng mga bahay ho at mga national agency sa mga opisina ay nakatali po at may hindi po shelter. Ang aking mga mayor sa mga barangay ay din para tingnan, i-check kung nagtatali po yung mga tao. Ito po, ma'am, nagkaroon kami ng nag-voluntary na magpalikas. Kasi sabi nung mag-asawa ay, ma'am, magpalikas po kami dahil mahina ang light materials ang gawa ng aming bahay. Kaya agad yung dinala sa isang eskwelahan, evacuation center, dyan sa barangay Balugan. At sa awa ng Diyos ay saint po sila at nakabalik po sila sa kanilang bahay po. Tapos po, pala pa man ang bagyo, nag-distribute na po ako ng relief goods kasi mahirap distribute. Ang experience ko po dito sa Batanes, kapag pag-distribute ka ng relief goods after ng bagyo, ay napakaraming kahoy, napakaraming poste ng kuryente na nakahambalan, kaya hindi po kami nakaka-distribute. So ginawa ko po ay nag-distribute kami nung pagdumating ang Typhoon Shoni sa lahat po ng pamilya. Mayaman man o mahirap, nabigyan ho namin ng 10 kilos bigas
at isang kilong pork baboy. At ang mga dito kasi ang mga tao dito ay masisipag at lahat po sila ay mayroong mga tanim gulay. Kaya kailangan na lang nung pansahugo nila. Kaya po ay okay po ang redistribution ho ng relief goods namin dito sa Batanes po. Tapos po ginawa ko rin po ay lahat ng mga uniform personnel ay nakaantabay din sa amin para makasama namin sa disaster operation operations po. Tapos pinabantay ko lahat ng Coast Guard sa lahat ng mga police force, lahat po ng puesto namin pinabantay ko po para ho masigurado na ho wala hong lalayas po. Yan po yung ginawa po namin, ma'am po. Opo, Governor, kumusta po yung supply ng kuryente sa inyo? Kasama po natin dito mamaya si Department of Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella. Baka po may gusto kayong hilingin pagdating po dun sa supply ng kuryente sa inyong lugar. Ay, ma'am, ako napapasalamat po dahil wala ho kaming damage sa kuryente po. Tuloy-tuloy po, hindi po nawalan kami ng ilo dito dahil aming kawal ng kuryente po dito ay nakabaon na po sa lupa. Mm-hmm. Okay, magandang balita po yan. Pero Governor, dumako naman po tayo sa usapin ng COVID-19. Kumusta po ang COVID-19 cases sa inyong lalawigan? Ako po ay nagpapasalamat sa ma'am. Nagkaroon kami dito ng dalawang pasok sa COVID. Pero hanggang po namin silang inaisot. Tapos lahat po ng kanilang nakasalubuha ay inuabdes po namin at pinadala namin sa Bigaraw agad para ma-check positive mo sila. Pero lahat po nung 100 plus na inuabdes po namin negative. So minanay po na lang po namin na katumbin kami ng mga nag-lockdown dito po sa Batanes para po siya para po masigurado po at sa kawa ng Diyos ay nakalabas na po sila at okay na po, COVID-free po kami ngayon ma'am at mayroon po kaming 95 sa ngayon na LSI saka ROF at nasa quarantine sa iba't ibang lugar ng quarantine facilities po namin at sa awa ng Diyos ay wala naman hong mga sintomas ang mga ito. Opo, napakagandang balita niya na kayo po ay COVID-free. Pero hanggang kailan niyo po, sa tingin ninyo, mananatili namang sarado ang Batanes sa turismo? Ang nag-usap po kami last week, no? 2 weeks ago, ang task force po Batanes po. At pinag-usapan po namin kung magbubukas na po kami sa turista. Ang sinabi po nila, ay okay lang pero importante ho ay kailangan sundin nila yung aking protocol. So ang isa sa protocol namin dito ay kailangan 14 days sa quarantine bago sila pwedeng makalabas. Ay yung mga turista ang gustong pumunta dito pag narinig ko nila yung 14 days quarantine, di na po sila tumutuloy. Pero sinasabi ko po dun sa meeting namin ay mag-attest kami by December. Titingnan natin kung anong sitwasyon sa Manila at sa mga ibang probinsya para kung halimbawa humupa na po COVID sa Manila at sa ibang probinsya ay po pwede kaming unti-unting magbubukas na ho dito dahil yun po ay marami ho ang affected dito nitong pandemyang ito, lalo na ho yung nasa negosyo ng tourism industry po. Opo, Governor, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga manonood, particular po sa inyong mga kababayan sa Batanes. Sa pangkalahatan, ako'y nagpapasalamat sa Diyos at ligtas po tayo dito sa Batanes at sana po patuloy tayong magdasal na ilayo tayo sa malalakas na bagyo, malalakas na lindol at COVID po. Ito po ang aking hinihiling palagi sa mga
tao at manatili po natin, sundin ang ating mga guidelines na manatili nakamask kahit na COVID-free tayo at observe mo yung social distancing po. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po, Governor Marilu Caicco ng Batanes.